Welcome sa Panlasang Pinoy! Usapang igado muna tayo. Kapag sinabing igado, meron yan siguradong pwesto sa listahan ng top Filipino food, di ba? At malamang may sarili ka ding version nito. Itong isishare ko sa inyong recipe ay sarili kong version na nagugustuhan talaga palagi ng pamilya ko. Kaya naman sinishare ko to sa inyo para masubukan at sana magustuhan rin ang pamilya ninyo. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating igado recipe. Meron ditong tatlong parte ng baboy. Ito yung pork tenderloin o yung lomo, pork liver, yung atay, at pork kidney o yung bato ng baboy. Gagamit din tayo dito ng red bell pepper, ng green peas. Ito yung carrot na hiniwa ko na into matchstick pieces. Dahon ng laurel o bay leaves, sibuyas, bawang. Ito naman yung toyo, sukang puti, at ng nor pork cube. Bukod sa mga ingredients na to, kailangan din natin gumamit ng tubig, ng cooking oil, pati na rin ng salt at ng ground black pepper. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Kung ready na kayo at kumpleto na lahat ng mga ingredients, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Una kong luluto ay yung atay. Sa katunayan, hiniwa ko na to dahil ito yung una nating lulutuin. Inuuna ko to para lang maluto ng bahagya. Tapos ilalagay na natin ito towards the end of the cooking process. Dahil nga, yung kidney pati na rin yung tenderloin, kahit na tenderloin yun, kailangan pa rin lutuin ng konti. No? Ngayon tong liver, kapag sinabay natin, baka ma-overcook. Yan ang reason kung bakit inuuna natin to. Nagpainit lang ako ng mantika. Kanti lang natin na umiit yung mantika at habang nangyayari yan, magigisa kasi tayo mamaya. Bawang, kinakrush ko lang. Pwede ninyong i-crush lang or pwede ninyong hiwain pa ng maliliit na peraso katulad ng ginagawa ko ngayon. Ayan, okay na. Didiretso ko lang eh. Kailangan lang nating i-stir fry ito ng mga hanggang 2 minuto. Ayan, para lang magkaroon tayo ng magandang char dun sa outer part niya. No? So parang sinisear natin siya. Habang nag-aantay, ito muna ako. Itutuloy ko lang yung paghiwa. So ito naman yung sibuyas. Ayan. So okay na itong bawang at sibuyas. Check natin itong liver. Habang niluluto natin yung liver, mapapansin ninyo, no, lumalabas na yung katas nito. No? So may liquid na nanggagaling sa liver. Pabayaan lang natin hanggang sa mag-evaporate ito. Halo-halo lang tayo. At ililipat ko lang itong liver dito sa isang malinis na bowl. Saset aside muna natin yan. Mantika. Pwede na nating igisa yung sibuyas at yung bawang. Unahin ko muna yung sibuyas. Ayan, at ilagay na rin natin yung bawang. So yan, halu-haluin muna natin to. At habang inaantay natin na yung sibuyas ay lumambot, ipe-prepare ko na yung kidney, pati na rin yung pork tenderloin. Meron tayong mga pointers dito ha. Lalong-lalo na sa kidney. So ito yung kidney o yung bato ng baboy. Tandaan ninyo mabuti, huwag na huwag kayo magluluto ng bato ng baboy nang hindi ninyo nape-prepare. Ang ginawa ko dito ay pinakuluan ko lang kasama ang luya para nang sa ganon mawala yung hindi ka nais-nais na amoy. So nakakatulong ng malaki yung luya. Pagkapakulo, hugasan lang nating mabuti uli. Okay? So, importante na maging malinis tayo sa ating mga niluluto all the time. Okay? So, yan. Hinihiwa ko lang ito. Yan. Kita nyo naman yung bawang at yung sibuyas. Ready na. Okay. Kunin ko lang itong bato ng baboy. Una natin igigisa ito, ha. So kahit napakuluan ko na to, hindi pa rin to sobrang lambot. Kumbaga, sakto lang pero may ilalambot pa. Ang kagandahan lang dito, hindi na siya ganun kaamoy. Yan, yun na lang.
So, igigisa ko lang to at habang ginigisa, ipe-prepare ko na yung pork tenderloin. So guys, pagdating sa pork, diba, sabi ako ng sabi ng tenderloin, pero pwede kayong gumamit kahit na yung regular lang na meat ng pork. Kahit nga liyan po, pwede eh. Pero kung maaari, at least pigi. Okay na yan. Hinihiwa ko lang din ito ng pahaba na katulad niyan. Ito yung pagkakaiba para sa akin ah, doon sa hiwa ng igado. Pag i-compare natin sa menudo, dahil si menudo, diba, medyo cube siya. Ito, pahaba ng konti. So, yan. Diretso na natin dyan. Itutuloy ko lang ang pag-isa dito hanggang sa maging light brown na yung laman ng pork. Yung outer part, eh. Yan. So, okay na, no? Unti-unti lang naluluto. Importante, halu-haluin lang natin. Okay na yan. Walang tayo ng toyo. Ito na yung point kung saan parang nag-a-adobo lang tayo. So, naglalagay ako dito ng toyo. Konting halo-halo lang muna. At naglalagay din tayo ng suka. Ayan. White vinegar lang to na regular eh. Okay. Baya muna natin kumulo lahat. At ito naman yung ating laurel leaves o bay leaves. Fresh ang gamit ko, pwede kayong gumamit dyan nung pinatuyo. Walang problema. Once kumulo na yung ating liquid, haluin lang natin yan. Ito, maglalagay na ako ng tubig. Pagkalagay ng tubig, takpan lang natin. At pabayaan lang natin kumulo. Once kumulo na, i-adjust ko lang yung init between low to medium. At iluluto ko lang to hanggang sa tuloy ng maging malambot yung kidney, pati na rin syempre yung tenderloin. Yan, kumukulo na to, i-adjust ko lang yung init. Gaya nga nasabi ko, between low to medium. Yan, para lang dahan-dahan yung pagkakaluto. At habang nangyayari yan, lahat ng mga ingredients na kailangan i-prepare, i-prepare na natin. At this point, eto na lang naman yan. Red bell pepper na lang. Kaya hihiwain ko na lang to. Yan. So, okay na to. At hihiwain lang natin to into thick strips. Katulad niyan. Okay na to. So, itatabi ko lang muna yung bell peppers dito habang nag-aantay tayo na maging ready na. Yung pork tenderloin, pati na rin, syempre, yung kidney. Haluin ko lang muna to, ha. Sa kalagitnaan ng pagpapakulo, eto na. Hindi pa ganong kalambutan yan, pero at least okay na. Pero kailangan nating ilagay ang pampasarap at para maging buong-buo ang lasa ng pork. Ito ang ating Noor pork cube. Ito yung tipong, wow, ang sarap naman ng igado mo at mapapa-extra rice ka talaga. Kung ayaw nyo maniwala, subukan ninyo. Tapos balikan nyo ako. Diba? At itutuloy ko lang yung pagpapakulo. And at this point guys, ha, kung sa tingin ninyo medyo kulang pa yung lambot, kailangan pang pakuluan ng mas matagal, magdagdag lang kayo ng tubig. Walang problema. At this point, ay malambot na. Eto na. Diba? Ang bango. Grabe. Gusto ko nang kainin, pero hindi pa pwede. Kasi nga, hindi pa kompleto yan eh. Kailangan pa nating ilagay yung atay. Kaya nga, igado, di ba? Kailangan natin ng higado. Ito yung higado, yung atay. Sa Spanish, di ba? Higado yung atay. So, yan. Mas marami dapat yung atay. At haluin lang natin. Yan. Lagi ko lang sa medium yung ating heat ngayon. Yan, pabayaan lang natin. Kasi kailangan ko pang ma-extract yung lasa dito sa liver. So, eto na. Check na natin eh.
After nating maluto ng mga 3 to 5 minutes, at makikita ninyo, no? Okay na okay na rin lahat ng mga ingredients dito. Pagdating dito sa red bell pepper, at specific ako sa kulay, no? Kasi nagbibigay ito ng tingkad. Ang ganda, di ba? So kapag dark yung kulay na niluluto mo, tapos may kulay pula dyan, mas gumaganda yung itsura. And at the same time, nagbibigay din ito ng extra flavor. Manamis na miss. At alam nyo yung lasa ng bell pepper, di ba? Mas nagpapasarap dito sa ating igado. Yan. So, eto na rin yung pagkakataon kung saan ko naman ilalagay yung carrot. At pati itong ating green peas, isama na natin. Titimplahan ko na to. Salt lang at ground black pepper. Kung gusto nyong may extra umami, maglagay kayo dito ng patis. Walang problema, instead of salt. So, ito yung salt natin. At ito naman yung ground black pepper. Yan, okay na to. Iluluto ko lang ito ng mga 2 minutes pa. So, tatakpan lang natin yung lutuan. And after 2 minutes, ililipat lang natin sa isang serving bowl. At i-serve na natin to. Guys, ganito lang kasimple ang version ko ng igado. Ito na ang ating simple at masarap na igado. Tara na! Kain na tayo! Meron ba kayong special recipe ng igado na gusto nyong i-share? Pwede nyong i-paste yung recipe sa comment section, guys, no? Walang problema dahil welcome naman tayo na mag-share ng anything na gusto nating ipahatid sa ating mga kasama dito sa Panlasang Pinoy. So maraming salamat in advance. At guys, eto na to. Titikman ko lang. Pinaka-importante dito tinitikman yung sauce, yung karne, yung atay. Yan. Sama na natin lahat. Eto na. Titikman ko na. Kahit na mainit. Walang init-init, guys. Wow. Basta, subukan nyo lang itong recipe na to para malaman nyo kung bakit ako nagkaganyan sa reaction dahil wow, ayos na ayos. Kung meron kayong mga suggestions, feedback, at anything else, guys, comment section lang tayo. Maraming salamat. Magkita-kita tayo muli sa ating mga susunod na video. Hanggang sa muli.